Maaaring matatagalan pa ang deployment ng Overseas Filipino Workers o OFW sa Israel dahil sa patuloy pang ina-assess ng Department of Labor and Employment o DOLE ang sitwasyon sa naturang bansa matapos magdeklara ito at ang palistin ng ceasefire. Sa isang virtual presser ng DOLE, kinumpirma ni Secretary Silvestre Bebot Belio III na maaaring aabutin pa ng 2 hanggang 3 linggo ang suspension ng pagpapadala ng OFW sa Israel. Ito ay sa kabila ng pag-anunsyo ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Palestine matapos ang 11 araw na palitan ng putukan. Matatandaang inanunsyo ng kalihim ang suspension ng deployment ng OFW sa Israel kasabay ng mainit na tensyon sa nasabing bansa. Ayon sa kalihim, sa inilabas na alert level status ng Department of Foreign Affairs o DFA, nananatili sa alert level 2 ang sitwasyon sa Gaza. Ibig sabihin pinaghahandaan ang posibleng evacuation at pagkakaroon ng travel ban sa mga Filipino. Habang nasa alert level 1 status naman ang sitwasyon ng mga Filipino sa Israel, kung saan pinag-iingat ang mga kababayan natin doon at pinaiiwas sa mga conflict zone at hindi naman kailangan ng evacuation. Samantala, aminado naman si Belio na dahil sa mataas na demand ay nakukulangan na rin ng nurses ang Pilipinas. Dahil dito, malabong mabigyan ng exemption ng Germany sa request nito para sa limitasyon ng mga nurses sa naturang bansa. Sa kasalukuyan ay humihingi ng 15,000 nurses ang Germany mula sa Pilipinas. Una nang binigyan ng pamahalaan ng exemption sa 5,000 deployment limit ng mga healthcare workers ang United Kingdom. Pero ayon kay Belio, sa ngayon ay wala pang planong itaas ng pamahalaan ang limitasyon ng deployment ng mga healthcare workers. Sa ngayon, nasa 3,000 nurses na ang na-deploy ng pamahalaan sa labas ng Pilipinas.